Do you know your purpose in life? Alam mo ba ang halaga mo? Do you know your passion in life? Do you know yourself well? Ikaw, kuya! Kuya! Kuya, kilala mo ba sarili mo? Let's talk about that today. Pero bago yun, kain muna tayo. Tay, bili kayo kayo. Kain muna kami. Bye-bye. Siyempre, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na I am just sharing what I believe in. I am not forcing you to believe what I believe in. So in short, it's up to the viewers to believe it or not. Hi guys! Musta kayo? No! So mga Reapers, essential one siyempre, para malaman mo yung purpose mo at yung passion mo, ay siyempre, unang-una sa lahat, ay have a clean heart. Anong ibig sabihin ng heart na yun? Anong ibig sabihin nun? So mga Reapers, the heart that I am referring to is the spirit. Kasi syempre, ilaman ng puso na to, dugo lang. First, have a clean heart, or in short, have a clean spirit. Ibig lang sabihin nun is yung mga hindi mga magagandang nagagawa mo dati o yung mga bad habits mo, syempre, babaguhin mo yun. Essential number two is have a clear mind. In order to have a clear mind, is syempre, kailangan mo nang baguhin kung paano ka mag-isip. Tanggalin mo yung mga negative thoughts na naisip mo, yung mga bagay na pinoproblema mo, mga hindi mo dapat problemahin, hindi mo na pinapansin yung mga bagay na hindi naman dapat pansinin. Essential number three, use your gift. Use your gift. In short, lahat tayo meron tayo kanyang-kanyang talento sa buhay na kailangan natin alamin. Hindi totoo yung wala kang talent or wala kang skill. Kailangan mong alamin yan deep inside you. And also, hasain mo yun. Essential number four, healthy body. Siyempre, you need to have a healthy body. Kasi, kapag hindi ka healthy, paano magagawa yung passion and purpose mo? Siyempre, kailangan mong alagaan yung katawan mo at huwag ka naman mag-overwork. In short, take care of your body. Alright! Essential number 5, right relationship. For you to know your purpose and passion in life, eh, siyempre, kailangan mo na sa right relationship ka. Lagi natin tatandaan na no man is an island. Lahat tayo may kailangan na suporta. At siyempre, kailangan din natin na merong mag-up sa atin kapag nadadown tayo. At hindi lang yun. Siyempre, kailangan din natin na someone para maging mag-grow tayo as a better person. Kasi siyempre, meron tayo natututunan sa iba natin, sa friends natin, sa family natin, or sa romantic relationship. Lagi nga yung tatandaan. Be in a right relationship. Umalis kayo sa mga toxic relationship, lalo na sa mga tao na dinadaan kayo. At syempre, nilalay ka patalikod. Syempre, you need to have in a right relationship. Essential number 6, balance schedule. Napaka-importante magkaroon ka ng balance schedule. Kasi syempre, kailangan mo i-balance yung schedule mo sa working mo at sa resting mo. Hindi naman pwedeng working ka lang ng working, ma-overwork, mawawala yung essential kanina na have a healthy body. Hindi rin naman pwede rest ka lang ng rest kasi syempre katamaran na yun. Syempre, you need to balance. Be productive and also rest your body. Yun nga, balance siya. Kaya mga Reapers, make every minute, make every second count. Kumbaga, use your time wisely. Essential number 7 is taking God's approved risk. Dahil mga Reapers, nalaman nyo na lahat ng mga essential na yun, eh syempre, you need to put it to the test. Doon napapasok ang essential number 7 na taking God's approved risk. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig lang po sabihin nun, eh syempre, mga opportunity na dumarating sa inyo, ay tatanggapin nyo. Pero syempre, yung opportunity na pag-isipan nyo na kasi baka yung opportunity na yun, magbenta ng droga, ganyan-ganyan. Syempre na naman, pag-isipan naman natin opportunity na yun, yung tama naman, yung morally right opportunity. Kasi syempre, kapag tinake natin yung morally, yung opportunity na yun, ay lagi natin tandaan na maaari tayong doon mag-grow, or in short, doon natin mahasa or makamit natin yung full potential natin sa buhay natin at sa sarili natin. Pero syempre naman mga Reapers, ipag-pray mo rin kung yung opportunity na yon for you ba or hindi. Syempre we need to pray it and think it na mga ilang beses pa. At kapag na, alam na natin sa puso at isipan natin, well, yun na yun. Tanggapin na. So yun nga mga Reapers, no? Yung mga sinabi ko lang kaganina ay tip lamang yun. Kasi by the end of the day, kailangan kayo mismo deep inside nyo ang umalam kung ano ang passion at purpose nyo sa buhay. Kasi syempre, by the end of the day, iba-iba ang purpose natin sa buhay, iba-iba ang passion natin sa buhay. Para malaman mo yung purpose, syempre kailangan mo alamin yung passion mo. At para kapag nalaman mo na yung passion mo sa buhay, ay malalaman mo yung purpose mo. So yun lang po mga Reapers, and see you on the next video. Bye-bye!